Greetings mga kaibigan, welcome back to Buhay na Salita TV. Ngayon po is special pa ang video natin dahil ito ay isang balita na nasagap ko from Japan. Actually, binalita ito sa aming local newspaper na website or Facebook page. Medyo nakuha lang yung intention ko, medyo nakakatawa, kaya ibabahagi ko sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo akong lumago akong YouTube channel. Please subscribe po and pakiclick po ng notification bell, pakilike po ng video at pakishare po ng video. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Isang matanda po na 72 years old ang sinubukang kulamin si President Vladimir Putin. So ibang klase din ang trip ng matandang to. Siya ay nakikilala bilang si Mitsunobu Hino. So parang legit na news to, parang hindi ito prank. So according sa netizens, ang nag-udyok sa kanya na kulamin si President Putin is yung galit niya dahil sa Ukraine invasion. So yun yung nag-udyok sa kanya na gusto niyang kulamin si President Putin. Actually, matagal na niya ginagawa to pero hindi siya nahuli dahil sa yung temple na pinagpapakuan niya ng mga manika is parang private property yata, bawal mag-trespass doon. So hindi siya mahuli-huli kasi since May 2022 may mga nakasabit or nakapako na raw na mga warang ninyo. So ito yung warang ninyo yung term nila sa manika na pangkulam. Ibang klase ng trip. Ano kayang orasyon nito? Rasenganum Chidorium po. joke lang. So patuloy tayo. So since May 2022, marami na nakapako na warang ninyo doon. Tapos nagtaka yung mga namamahala sa temple kung sino naglalagay. So buti na lang nakita nila sa CCTV. So nakita nila na ang may kagagawa noon na isang 72 years old na matanda na si Mitsunobu Hino. So ang temple na pinasok ni Mr. Hino is yung Mikuzuki Temple sa Japan. So research nyo lang sa Google kung saan ang exact location niyan sa Japan. Nakakatawa lang no kasi sa ibang bansa is may naniniwala din pala sa barang or sa kulam. Malay natin baka may alam siyang mga lihim na karunungan dahil ginawa niya, nag-trespass siya. So parang masasabi natin na siguradong-sigurado siya sa kanyang gagawin na may isang resulta na advantage sa kanya. Ang tanong natin dyan is, yung mga Russians is baka meron ding paniniwala sa lihim na karunungan, hindi lang natitelevise, baka meron din silang pangontra or panangga. So hindi natin alam. Anyway, yung pinagpakuan pala ni Mr. Hino, ang puno na yun is kinukonsider ng mga tao sa Japan na isang sagradong puno yun. So doon niya pinapako yung mga warang ninyo. So doon niya pinapako sa sagradong puno, kaya medyo marami din ang nadismaya na citizen sa Japan dahil parang paglalapastangan yun sa kanilang sagradong puno. Anyway, wala akong masyadong background na information bakit tinawag yung sagradong puno ng mga Hapon. So ulitin ko, 72 years old na si Mitsunobu Hino yung may gawa. And then nangyari ito sa Mikuzuki Temple sa Japan. So kayo mga viewers ngayon, ano sa tingin nyo? Ano yung mga opinion nyo? So sa tingin nyo ba tumalab yun kay Putin? Or sa tingin nyo ba isang palabas lang ito ng mga Hapon? Or sa tingin nyo is parang seryoso yung matanda sa ginawa niya tapos may panangga lang ang mga politiko doon sa Russian? Hindi natin alam. Baka kayo, mayroon kayong mga information dyan. Mga pwede nyo i-share sa comment section. So yan po muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito. Ginawa ko lang ito ng madalian kasi nabasa ko sa Facebook. Medyo nakakatawa lang. So gusto kong i-share sa inyo, sa mga subscribers ko. I hope nagustuhan nyo ang video ito. And don't forget to subscribe. Yun lang po. Thank you.